Alam niyo itong square meals, isa ito sa mga power tripping na dapat tanggalin na sa military training. Panoorin niyo naman ito. Kainin! Ha? Lucky load! Kanin lang ha. Pag may makita kong ulam dyan, doon kayo sa ilalim ng mesa na tayo. Hey! So dito sa video na to, i-discuss ko sa inyo ang origins ng square meal, paano ito introduce sa military training, at kung bakit kailangan tanggalin na ito. Ako ay nagsaliksik tungkol sa pinanggalingan ng square meals. Dalawa ang main sources nito, at ayon sa isang website, ang worldwidewords.org, ang square meal ay nagmula di umano sa Great Britain. Ay kumakain doon sa eskwalado na kainan. Kaya pag ikaw ay sinerve ng pagkain doon sa loob ng eskwalado na kainan, square meal ang naserve sa iyo. At sa hanay naman ng US military, nag-claim din sa kanila na doon nanggaling ang word na square meal dahil sa kanilang training noong araw, kailangan ikaw ay naka-sit upright. At kapag ikaw ay magsubo, kailangan mayroong angles, no? Kaya square meals. Mag-form ka ng square bago ka makakain. At ayon sa kasaysayan, ang US military ay ang isa sa mga mentors ng sinaunang military organization dito sa Pilipinas noong American occupation. At kung i-atras pa natin, ay meron ding nabuo noon na makabebe scouts na nag-serve under sa Spanish Army. Sila rin yung lumipat nung nakikita nilang matatalo na ang mga Espanyol noong 1898, lumipat sila. Yung kanilang allegiance ay pumunta na ngayon sa mga Amerikano, kina George Dewey, na kung saan nag-volunteer na rin sila na kung sa ngayon yon ang tawag doon ay Civilian Volunteer Organization. Nag-CBO sila o kaya nag-CAFGO sila under sa US military. So noong nabuo ang Philippine Constabulary School, ang sinauna na school para sa mga nagsusundalo na Pilipino, at noong nagpadala na rin tayo, starting sometime in 1908, ay nagpadala na tayo sa United States Military Academy ang mga training practices sa US military ay nadadala dito sa Pilipinas. Kaya nung binubuo ang mga Philippine Divisions at binuo noon ang Reserve Officer Service School, ang School for Reserve Commission at yung iba't ibang mga training centers sa panahon ni General Douglas MacArthur as advisor to President Manuel L. Quezon, ay dinala nila yung kanilang training practice na kagaya ng square meal. Ngunit, bakit sinasabi ko na hindi na makailangan ang training na to? Hindi na to ayon sa kasalukuyang panahon. Kung titingnan natin, ano ba ang purpose? Bakit ang mga sundalo ay tinuturuan sa loob ng mess hall? Ano ba ang pinaka-objective ng isang school o ng mga trainers kung bakit sila ay mini-mentor? Paano kumain sa mess hall? At ang square meal ba ang pamamaraan para ma-attain ang objective na yon? Pupunta muna tayo sa objective, yung purpose. Ang purpose ng training sa pagkain sa mess hall ay nang sa gayon matuto sila ng table etiquette. Pag sinasabi natin table etiquette, i-describe ko na lang sa inyo ganito yon. Kung ikaw ay sundalo at makihalubilo ka sa mga civilian, halimbawa sa mga kasalan, sa mga fine dining, o kay may mga banquets na kung saan ay ginagamitan ng iba't ibang mga kubyertos, may kutsara, tinidor, may maliit na kutsara, may kutsarita, mayroong kutsilyo. Kutsilyo minsan, dalawang mayroong pang bread na knife, mayroong pang steak na knife, iba't ibang baso, may cup, lahat yon ay inaaral. At kung hindi ka natuturuan ng mabuti sa iyong military training,
ay mapag-iwanan ka. Mapapahiya ka doon, baka panguya-nguya ka, nakipag-usap ka, panguya-nguya ka. Pag humihigop ka ng sabaw, ay sarap na sarap ka, with tunog pa. Ha? Ganun pa. Iyon ang pinaka-purpose kung bakit mayroong training sa table etiquette sa loob ng mess hall. Ngayon, naayon ba sa objective natin ang kagaya nitong nasa video? Ano ba ang natutunan nila din sa video na yan? Di ba power tripping lang yan? Blind loyalty, sunod lang. Lock and load. May pa mga command na lock and load. Pang, ano yan? Pang firing range yan, iho. Ang lock and load. Okay? O, bakit papatungan nyo ng saging yung sa ulo? Para sa ano yung saging sa ulo? Pwede naman na mag-sit upright, mag-chin in. Ang kung tama ka magtuturo dyan sa table, ganito yun eh. Ang distance ng katawan mo is one fist mula doon sa edge ng table. Ang edge ng iyong plato ay one inch din. Sinusukat yan. One inch mula sa edge ng iyong table. At yung mga kubyertos mo naka-arrange in such a manner na kung saan ang kanin mo ay half moon at yung mga ulam mo, hiwain mo yan properly. Merong tama na paghiwa sa mga ulam. Paano pagkain ng saging? Hindi ipapatong sa noo yan. Ha? Paano siya hawakan at paano mo siya hiwain ng mabuti na makikita ng mga kasama ng mga civilian? Well-trained nga ang mga tao na to. Ngayon, dito sa video, paano mo ma-attain yung objective na yon ng table etiquette? Di ba, mapapahiya ka? Ganyang klaseng sundalo ang isasama mo sa fine dining. Kasama halimbawa ang Commander-in-Chief, ang ating Defense Secretary, ang ating CGPA, ang ating Governor. Yan ang iharap natin, ganyan na klase. O yung proper na turo talaga sa table etiquette. Nagsisigawan ba tayo doon? May lock and load ba doon? So ilalagay natin sa tamang konteksto dahil ito ay power tripping. Natutuwa ang iba na mga trainers na sila ay nakakapag-command at ginagawa nilang robot ang mga tao. Ginagawa nilang katatawanan. So sa akin, sa Officer Candidate School, ay tinatanggal ko yung mga practices na nagmumukhang tanga ang mga estudyante. Sila ay dati ng mga professional. Ang iba sa kanila ay licensed teachers. Sila ay dati ng pilot, engineers. Tapos gagawin nating tanga na kagaya nito. In the same manner, marami sa ating mga recruits sa ROTC, college graduates, ang iba nasa college level sila, no? Ang iba sa kanila ay mga matitino na mga palaki ng mga matitino na mga magulang. Bakit natin sila gawing tanga sa ROTC program? O kaya ang iba nangungupya na rin, meron na rin ito doon sa kukuha ng criminology, dinala na rin itong mga ganitong practices. Okay? So ang tanong, babalik tayo. Ang objectives ba na magturo ng leadership, magturo ng table etiquette, ng good manners, right conduct, JMRC, very basic, no? Ganyan ka ba amasal sa table? O taliwas yung turo na yan? Dahil nakikita ko sa comment section, marami ang pabor na tanggalin na dapat yan. Ito yung mga comment nila. 1, 2, 3. At meron ding tuwang-tuwa, pabor sa Jurassic style, power tripping, na kagaya nitong nasa video at ito yung kanilang sinabi. Ngayon, pagbigyan ko kayo, ilagay niyo sa comment section sa anong masasabi ninyo. Matino na talakayan lamang para sa atin ng maging maunlad ang ating training program. Hindi pa atras, hindi tayo babalik noong 1900s, noong unang natutunan ito ng mga Pilipino. 2024 na po ngayon. At nararapat lamang kung ano ang kasalukuyan na environment, kung ano ang pangangailangan sa kasalukuyang panahon, iyon ang ating gagawin sa ating training program. Maraming salamat. Para doon sa mga sumusubaybay sa aking video, huwag niyong kalimutan, dalawa ang aking YouTube channel, ito yun, at ito yung isa,
At lubos ako natutuwa kapag kayo mismo ay may mungkahi kung ano ang mga topics na dapat natin pag-usapan. May it be shooting competitions, training, o usapin tungkol sa leadership in the military. Maraming salamat.